Hello, good morning, good afternoon, or good evening to all of you. Mga Rhode Island Red, Black Australorp, Bart Plymouth Rock, or any heritage chicken, this is JC of Alpha Adventure. Isa sa mga naitanong most recent na face-to-face seminar ko patungkol sa pag-aalaga ng Rhode Island Red ay ito paano daw or ano ang pwede daw gawin kapag ka ang mga inahin daw nila ay nagsisiksikan sa isang pugad lang. Nangyari din sa akin yon, no, sa farm namin. At hindi lang one time, no, it has a regular occurrence. Once in a while nangyayari yon sa mga flock namin na Rhode Island Red, mga Barred Plymouth Rocks, mga Black Australorps, mga Hubbard Sasso, mga native, mga hybrid chickens, Cornish, standard Cornish or Buff Orpington, at marami pang iba, no? May Raucana included. Nangyayari yun, na-obserbang ko minsan, kung hindi man dalawa, tatlo, minsan pa nga apat yung patong-patong sila sa isang pugad, eh, no? Most especially kapag ka medyo may kaluwangan yung nest box nila, yung pugad nila, no? That's why naisip ko dati na dapat yung luwang ng nest box ko, yung sakto lang na pwedeng magkasya ang dalawang manok, no? Kung pwede nga isang manok lang magkasya, kaya nasa 1 by 1, no? 1 foot by 1 foot. 1 foot ang lapad, 1 foot ang depth niya, ang length niya, no? 1 by 1, 1 foot by 1 foot. Ano daw ang pwedeng gawin, no? Ito yung mga remedyo dyan. Una, sundin mo yung minimum na ratio. Hen to nest box ratio. Sa isang pugad, maximum of 3 hens ang pwedeng mag-occupy dyan or pwedeng gumamit. Not necessarily sabay-sabay, no? Hindi ko ibig sabihin na po pwedeng tatlo yung nakaupo sa isang pugad. Ang ibig lang sabihin nun, pwedeng mag-alternate ng mga inahin. Hindi naman lahat kasi ng inahin mo ay pare-pareho mangingitlog sa 9:03 in the morning. Na nakuha mo yun, hindi naman sila sabay-sabay lahat, no? So kung halimbawa meron kang 8 inahin na nangingitlog, magsabit ka ng 3 pugad. Kasi nga 1:3 ang ratio natin, no? Gawin mo ng 3, wag lang 2 para hindi sila nagsisiksikan doon. Ang mga manok kasi, mapa Rhode Island Red yan or native chicken, creature of habit sila. Creatures of habit. Ang ibig kong sabihin doon, kapag nakasanayan kasi nila na halimbawa, 8 nangingitlog mo, pero nabisi ka, isa lang ang nabili mong pugad at hindi ka na nagkaroon ng time para bumili pa ng 2 pa. Tinamad ka ng bumili ng karagdagang pugad. So ano mangyayari ngayon? Masasanay ang mga manok mo na isang pugad lang ang inuupuan nila. Kaya nung nagkaroon ka ng oras or binigyan mo ng oras ang pagbili ng 2 pang pugad at pagsabit nito, nasanay na sila na doon sa isang pugad sila na uupo. Kahit pa nakikita nilang may 2 pang bakante, hindi na nila uupuan yon. There's a chance na hindi na nila uupuan, no? Kasi nga nasanay na sila, nasa isang pugad lang sila. Creatures of habit sila. Meron din ako nabasang study na kung saan isa sa mga dahilan daw kung bakit pinipili ng ibang inahin na nagsisiksikan sila sa isang pwesto lang, isang pugad lang, ay dahil sa prefer nila na yung mga pugad na warm. So ibig sabihin, kung meron ng dating nakapangitlog doon sa pugad na yon, syempre mas warm ang pakiramdam nila, o mas warmer ang pugad na yon kumpara doon sa mga bakante na ibang pugad. So parang mas pinipili nila yon. So siguro ganoon din sa ating mga tao, ano, mas gusto natin yung higaan na warm ang pakiramdam natin kaysa doon sa malamig pa, no? Or hindi pa na-occupyan, no? So yun ang isa sa mga teorya na pinapaniwalaan ng mga ibang animal scientists kung bakit may ganung pag-uugali ang manok na doon sa mga pugad na kumbaga nagsisiksikan sila sa isang pugad dahil daw doon sa
na warm up na, kumbaga nagamit na yung pugad na yon, mas comfortable na sila doon, no? Pero balikan ko sa una kong suggestion, papaano mareremedyo ang mga manok mo na nagsisiksikan sa isang pugad gayong ang dami namang bakante. So una nga, make sure na nasusunod mo yung tamang hen to nest box ratio natin. 3:1, tatlong inahin sa isang pugad. At gawin mo ito ng nasa tamang bilang antimano. Ibig kong sabihin doon, magsasabit ka na lang din ng pugad, ihahanda mo na rin lang yon, eh yung tamang bilang na. Huwag mong sasabit yung isang pugad muna na dapat sana tatlo, tapos tinamad ka, nagpalipas ka muna ng ilang linggo bago mo sinabit yung dalawa pa. Yan ang mabubuo na talaga yung ugali nila na, uy, favorite namin ito. Ito yung nakasanayan namin. Dati na kaming dito lahat nangingitlog. Kaya wala kami pakialam kahit may dalawang bagong sabit na pugad dyan. Dito pa rin kami. So, mahirap mabuwag yung habit na na-develop na eh. So, sa umpisa pa lang, right off the bat, sundin natin ang tamang hen to nest box ratio. So, pangalawang suggestion ko dyan, halimbawa, no, isa din sa mga nabasa ko na theories, mas attractive daw sa mga inahing manok yung mga pugad na may nakikita silang itlog, no? Parang psychologically, it's telling them na safe dito. Kasi meron silang katulad na manok na nangitlog na dun eh. So, safe dun, no? Kasi nagamit na nga ang pugad. Ang pwede nyong gawin, kagaya ng ginagawa ko kapag meron ako mga basal na manok, ibig sabihin dun, mga dumalaga pa lang, paumpisa pa lang mga itlog, lahat ng mga nest boxes, nilalagyan ko ng mga itlog. Ito yung mga itlog na ano, hindi pasado sa aking egg selection process, no? Either hindi pasok sa timbang o may deformity or maliliit, no? Yun ang nilalagay ko kada pugad, no? So para lang pamain, bait kumbaga doon sa mga manok ko na hindi pa ganun kasanay mga itlog, no? Para ma-attract sila doon sa mga pugad na may mga itlog na. So that's number 2, no? Pangatlo, yung mga pugad kasi ako, sa umpisa pa lang I make sure na nakalagay sila doon sa parting hindi palaging dinadaan-daanan. Gusto ko meron silang privacy. Gusto ko nakaposisyon yung mga pugad nila sa may medyo madilim-dilim. Kasi naobserbahan ko na yan when I was still a kid back in the 90s. Yung mga native namin na chickens, no, umabot na more or less 400 heads yun. Napansin ko mas prefer nilang mangitlog sa mas madilim na lugar, no? Minsan nga kung saan pa pinaka mataas, kung saan pa pinaka mahirap silang abutin, doon sila nangingitlog. So, considering that observation nung bata ako, in-apply ko 'yon, no, sa farm namin. And I noticed yung mga pugad na usually nasa pinakadulo ng isang hilera, minsan yung ang palaging, napansin kong paborito ng mga manok, yung pinaka nasa dulo. Yun ang paborito nilang puntahan na pugad. Yung dulo-dulo. Dulo-dulo, no? Na pinipili lang nila yung bandang gitna kapag occupied na yung dulo-dulo. Napansin ko yun sa mga manok, no? At may mga nababasa din akong article na nagsasabing ganun din daw ang observation nila. Often kasi, madalas kasi, no? Siguro natataon lang na yung setup natin, usually yung pinakadulo ng bawat hilera, usually ng pinaka nasa kanto sa sulok, at kapag nasa sulok sila, usually hindi sila yung panay na dinadaanan ng tao, no? Kaya yun ang paboritong spot ng mga manok. So I would recommend na make sure yung bawat posisyon na pinagsabitan nyo doon sa mga pugad ng mga manok ninyo ay may privacy sila, no? Hindi yung palaging dinadaan-daanan, yung hindi yung nasa hallway yung mga pugad, hindi yung nasisikatan ng rekta ng araw, or naiistorbo sila ng mga manok na nasa kabilang partition, yung mga ganong bagay. So kailangan may privacy talaga. Ilagay nyo yung mga pugad doon sa area na pinaka malilim, sabihin na natin ganun, no?
at hindi masyadong daanan ng tao, no? Para maano natin sila, maging inviting sa mga manok yung ano, yung ganong aura ng mga pugad nila. So tatlo na yon, no? So ika-apat, kapag nagsisiksikan ng mga manok ko, ang ginagawa ko, siyempre may bakante nun eh, no? May bakante. Ang ginagawa ko, ililipat ko yung iba dun sa ibang pugad. Ang mga Rhode Island Red kasi hindi sila kasing ilap ng native chicken. Papunta ka pa lang sa native kasi, papunta ka pa lang sa mga pugad nila eh. Ilipad na yan eh. Pwer na lang kung naglilimlim yan. Ang native chicken na naglilimlim, doon lang siya nag-i-stay sa pwesto niya kapag ka papalapit ka sa kanya. Kasi broody na nga siya. Pero kapag ka hindi pa yan broody, papunta ka pa lang, lilipad na yan. Tapos mag-iingay. No? Sa mga Rhode Island Red kasi, Black Australorp, Barred Plymouth Rock, at iba pang heritage chicken, whether broody sila o hindi, hindi sila ganun kailap, no? Docile sila, docile. Ngayon, kapag ka, yun nga, dalawa sila o tatlo sila sa isang pugad, una kong gagawin, hindi automatic na dadakmain ko yung manok, ililipat ko kaagad, hindi muna. Titingnan ko muna yung pitan niya. Mararamdaman mo naman kasi kapag ka medyo papaitlog na or palabas na itlog ng manok, no? Galaw ng galaw yung kanyang pwetahan, yung vent niya, yung labasan ng kanyang itlog. Maano mo naman yun eh, mararamdaman mo kapag hinawakan mo yung bandang pwetan ng manok. At makikita mo naman sa itsura ng manok, yung manok na palabas ng itlog, makikita mo sa itsura niya yung umiiris siya talaga eh. I don't know kung pati yung mga ganun bagay, inoobserbahan ninyo. Okay, inoobserbahan ko yan. Minsan binivideo ko pa, just to see the physical difference nung anong itsura ng paghinga ng manok na hindi pa palabas ang kanyang itlog versus yung paghinga ng isang manok na palabas na yung itlog, no? Inaano ko yan, inoobserbahan ko, no? Yung isang manok na papalabas na yung kanyang itlog eh, mararamdaman mo yung maoobserba mo yung makikita mo, no, yung paghingal niya or yung parang bumubuelo siya sa pag-ire, makikita mo yon. Na minsan nakabuka ang bibig niya, minsan malalim ang hinga niya, no? Mararamdaman mo yon. Tapos yung pitan niya mas parang humihigo yung pitan niya, no? Pag hinawa, pag na tinitingnan mo, makikita ng mata mo. Pag hinawakan mo, mararamdaman din ng palad mo, no? So bakit mo kailangan tingnan muna kung papalabas na ang itlog? Kasi baka mamaya pagkadakma mo and then inililipat mo, lumabas ang itlog, mababasag, no? Kasi hindi mo nga anticipated na palabas na pala ang itlog. So magandang obserbahan mo nga muna talaga, no? Tsaka mas maganda kapag inilipat mo siya, nakahawak yung isang mong pala doon sa pitan niya para may protection, no? Pag inilipat mo. At saka ano lang, antabay ka lang, no? Huwag yung barubal na galaw, no? Na parang wala naman dahilan para magmadali, pero yung kilos mo parang nagmamadali, nag-aapura. Dahan-dahan lang kasi pag napigla ang manok, there's a tendency na baka mabasagan siya ng itlog. Kaya una sa lahat, kaya nga siya nasa pugad. Gusto niya mangitlog, di ba? So it's all the more na kailangan mag-ingat tayo. So ililipat ko siya ngayon sa ibang pugad. Tapos I make sure na mayroong pain na doon ng itlog, o para masanay siya, no? Yun ang mga ginagawa ko, no? So inililipat ko sila sa bawat bakanting mga pugad. So that's number 4. Ang ikalimang ginagawa ko, kapag ka napansin kong araw-araw na lang tatlo yung nagsisiksikan doon sa isang pugad na yon, ang ginagawa ko, pansamantala, sinasarado ko yung pugad na paborito nila para ma-redirect ko sila doon sa ibang mga bakanting pugad for them to create a new habit na, oh, may mga ibang pugad naman dyan. Dyan yung sanayin ang sarili nyo, kumbaga. Yun ang ginagawa ko. Tinatakpan ko muna yung pugad na paborito nila. O after a few days or after 1 or 2 weeks, nakita kong na, oh, nasanay sila sa ibang pugad. O doon ko bubuksan muli yung pugad na dati nilang paborito, no? So yan ang limang tips na gusto kong i-share sa inyo pagdating sa pagre-resolve sa problema ninyo kung saan ang mga manok ninyo ay ayaw subukan ang ibang mga pugad at panay sa isang pugad na lang ang nagsisiksikan sila.
I understand, nagiging problema to kasi sa akin noon may mga nababasag na itlog dahil tatlo nga silang manok na patong-patong. Kapag nangitlog siya, yung itlog niya gugulong sa likuran ng pinagpatungan niyang inahin. O minsan, dahil tatlo na nga silang patong-patong, gumugulong ang itlog sa labas ng palabas ng pugad, hindi dun sa loob. Kasi nga, isipin mo naman yun, yung kalalaki ng mga Rhode Island Red. Pag tatlong patong-patong yan, baka lumabas na nga doon sa bibig ng pugad, di ba? So, problema nga yan. Kaya kailangan mabuwag natin yan, yung ganyang ugali nila. Tandaan nyo yung limang sinabi ko, no? Sundin nyo palagi yung hen to nest box ratio, 3:1, tatlong inahin sa isang pugad. Iposisyon ang mga pangalaway posisyon ng mga pugad sa may privacy, madilim-dilim, hindi palagi dinadaan-daanan. Magsabit ng pugad ng sapat na yung bilang ng mga pugad kaagad, hindi yung may mga pahabol ka pang mga sinasabit, lalo pat kung napakahabang panahon ng pagitan bago mo makumpleto yung nararapat na bilang ng pugad, no? Hindi ko nabanggit kanina, ngayon ko babanggitin, no? Magsabit ka ng pugad sa edad na 4.5 months na ng mga manok. Dapat mas mauna ka na magsabit ng pugad, huwag mo nang kaysa doon sa mag-drop muna ang itlog nila. Mali yung hihintayin mo muna may makita kang itlog bago ka magsabit ng pugad. Hindi, kahit wala ka pong nakikita ng itlog sa edad na 4.5 months, ilang weeks yun? 18. Sa edad na 18 months, no? Magsabit ka na ng pugad. Relative ang bilang doon sa kung ilan ang ina-expect mong mangitlog, ilan ang inahindol. Okay? So, i-consider mo na yan. Pwede ka naman bumili ng fruit tray basket sa mga magpuprutas. Ako, nabibili ko ng 20, 30 isa kapag marami yan ang bili ko. Okay? So, and then, ika-apat, ang pwede mong gawin, ilipat mo nga yung mga nagsisiksikan. And then, ika-lima, pwede mong isara temporarily yung pugad na paborito nila para lang mabuwag yung data nilang ugali at maka-develop sila ng panibago nilang paboritong mga pugad ulit, no? And then buksan mo ulit yung sinarado mo temporarily na pugad kapag nakita mong umaayos na hindi na sila nagsisiksikan. Okay? So yan ang mga ginagawa ko sa Alpha Adventure. So far, hindi naman ako nagkakaroon ng further problems after doing all those pieces of advice na binanggit ko sa inyo, nare-remedyuhan naman. Yun, no? So, kung meron pa kayong gustong itanong patungkol sa pag-aalaga ng heritage chicken, mapatungkol sa Rhode Island Red yan, Bart Plymouth Rock, or Black Australorp, or any heritage chicken for that matter, comment nyo lang or mag-message kayo sa aming mga social media accounts. At doon sa inyo naman na gustong bumili ng breeding materials kay Alpha Adventure, dumiretso na kayo sa website namin, alphaadventure.com, and then i-click nyo yung buy menu doon sa taas, nandun na lahat, no? Poultry, livestock, nandun na lahat. Kalikutin nyo yung website namin, nakalista na doon ang presyo. Kung ilan ang babae at lalaki kada set, ilang piraso kada set, ano ang mga payment options, pwede ba ang GCash dyan, BDO, BPI, Metrobank, pwede ka bang magbayad using your PayPal or credit card? Yes po, pwede. At paano mag-place ng order, nandun lahat, no? Basta kami dito pag umorder kayo for pickup lang, hindi kami nagde-deliver, no? Hindi kami nagde-deliver. Kung hindi nyo mapipick up dahil may kalayuan ng inyong lugar, I would recommend na maghanap muna kayo ng inyong animal transporter. Pwede ko kayong tulungan sa paghahanap, pero disclaimer lang ha, hindi ko nasagutin ang servisyo ng animal transporter, no? The moment na hinandover ko na yung mga binili nyo sa animal transporter, hindi ko na pananagutan kung anong mangyayari doon sa mga binili ninyo kapag nasa kamay na ni animal transporter yon. Unang-una sa lahat, third party company ang mga yan, hindi sila taga Alpha Adventure. Pangalawa, pare-parehas na nating hindi alam kung yung animal transporter ay nananagasa ng hump o nung kung ano-ano or whatever, no? So yon. Pero syempre, pag tinulungan ko kayong maghanap ng animal transporter, i-refer ko na kayo doon sa na
Nasubukan na ng iba kong mga customer na animal transporter, but then again, syempre hindi ko ginagarantisado na kung ano yung quality ng serbisyo nila. Kaya kayo mag-uusap dahil hindi naman kami hihingi ng kickback kay animal transporter or porsyento porque ni-refer namin sila sa inyo. Hindi. Kayo mag-uusap, no? Makipag-deal kayo sa bawat isa para malaman na rin ninyo kung kailan ba ang araw, kung kailan sila bibiyahe ito papunta sa lugar ninyo at magkano isisingil sa inyo. Okay? Dun sa mga animal transporters naman, pwede naman kayo magpa-listing sa aming website para kapag meron kaming customer na nag-place ng order, makikita nila yung pangalan ng animal transportation services ninyo. Eh, syempre, pag nakita pangalan ninyo, tendency is kayo natatawagan nun. Meron lang kaunting listing fee, no? Hindi naman siya ano, it doesn't cost you an arm and a leg. Nominal listing fee lang siya for the website's maintenance, no? Para lang patas lang. Siyempre, nagme-maintain kami ng website para maging presentable din ang inyong serbisyo sa mga customer. Doon lang napupunta yung nominal fee na babayaran ninyo. Magkano lang naman yun. So, that's all. I hope meron kayong bagong na-pick up na kaalaman na naman ngayon dito sa topic natin patungkol sa mga inahing nagsisiksikan sa isang pugad. Alright, this has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you.